ang pagkakita niyan, sabi nito, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So dito nakita natin, mga kapatid, no, na nasawi man sila, yung mga Christians diyan, sa ilalim ng 666, ngunit dito sila ay nabuhay na maguli. Dumanas man sila ng malaking kapigatian sa kamay ng Antichrist, ng final Antichrist, sila naman ay maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw, alimbawa nga, tayo, nagbabasa, alam natin ang propesya, nag-aral tayo ng Apokalipsis, abutan man tayo ng panahon ng kapigatian sa kamay ng final Antichrist, ay hindi natin isusuko ang ating pananampalataya kahit maging kapalit nito ay ang ating buhay. Dahil nalalaman natin, nag-aral kasi tayo ng Revelation, nalalaman natin na sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo ay kasama tayo doon sa mabubuhay na maguli at maghahari tayo na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya mahalaga, di ba, yung mga ginawa nating pag-aaral dito sa Revelation. At ngayon mga, malapit na tayo matapos. Isipin nga ninyo, nasa chapter 20 na tayo. Halos mag-iisang taon na nung sinimula natin ito ng July. Hindi sayang ang ating pag-aaral, sapagkat sa una pa lang, sinasabi na ng ating pag-aaral na mapapalad ang nagbabasa, nakikinig at tumutupad ng salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Kung alam mo na ganyan ang mangyayari, abutan mo ang panahon ng Antichrist. Baliwala sa iyo ang mamatay sa ilalim ng kamay ng Antichrist. Hindi mo isasakripisyo, ipagpapalit. Hindi mo ipagpapalit ang iyong pananampalataya. Mamatimisin mo pang mamatay sa pag-uusig. Sapagkat alam mo na dito sa Revelation, sinasabi ko ano mangyayari sa atin. Kapag namatay tayo sa pananampalataya, tayo ay mabubuhay na maguli at mag-aahari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon.